isang mapagpalang araw mga ka-farmers. Ayan, isi-share ko lang po sa inyo yung aking na-experience or totoong na-experience sa pag-aalaga ng kambing. Paano natin may iwasan yung pagkakaroon ng mortality and maparami kaagad yung ating mga native na kambing in 5 months and mabawi kaagad natin yung ating puhunan in 5 months sa ating inaalagaang kambing. Ayan, ito po, ibabagi ko po sa inyo ngayon yung tips and ideas paano maiwasan ang mortality ng kambing. So ayan, isang magpagpalang araw mga ka-farmers. Ayan, isishare ko po sa inyo yung na-experience ko or batay sa aking karanasan sa unang 5 buwan sa pag-aalaga ng native na kambing. Ayan, totoo po ang sinasabi ng iba. Napakabilis dumami ng native na kambing or maging ng upgraded na kambing. Ayan, basta kambing, napakadali daw pong kumita or dumami ng kambing. Ayan. So, base po sa experience ko, hindi po ganon kadali kumita kaagad sa kambing kung hindi po tayo marunong kung paano alagaan yung ating mga buntis na kambing or yung ating mga kambing. And ito nga po, last June 12, ayan, namatayan po kaagad tayo ng dalawa na sinila ng predator or ng mabangis na aso. Ayan, close pa po ang gate natin yan, close ang farm natin yan, may perimeter fence po siya or close po siya ng bakod. Pero namatayan pa rin po tayo ng dalawang kambing na sinila ng mabangis na, aso. Ayan, yun po yung pakakaingatan natin sa ating farm. Kailangan po 24/7 nakabantay tayo sa ating mga kambing or kaya ingatan po natin or pag-aralan natin yung kapaligiran bago tayo maglagay doon ng kambing. Kahit pa yan close ang close ang bakod or maayos ang gate, kung hindi pa rin po natin sure na sure, pakaingatan po natin yung ating mga alaga. Dumaan po yung aso sa ilalim ng gate. Ayan, namatay po yung ating dalawang kambing sa pamamagitan ng pagdaan ng mababangis na aso sa ilalim ng gate. Hinukay po nila yung lupa. Since lupa po yung ilalim ng gate, hinukay po nila yon. Nagawa sila ng butas doon. And doon sila dumaan, yung mga aso, upang silain nila itong ating mga bagong alagang kambing. So, 2 buwan pa lang po mula sa pagkakalagay natin dito sa loob ng farm, yung kambing namatayan kaagad tayo ng dalawa sa pamamagitan po ng pagsila ng dalawang ng aso. Ayan. So namatay yung dalawa, isa ay sugatan. But na nagamot po agad natin 'yon and naka-survive po 'yon. Yung isang sugatan na 'yon which is buntis pa 'yon. Ayan. So yun po yung pakakaingatan natin kapag tayo may farm, maging mapagbantay, mapagmatsyag sa ating alaga. And kung kinakailangan, dapat po close ng fence yung ating farm. Ayan nga po, close na close and safe na safe na sila dyan. And iniiwan natin sila dyan. But hindi po pala ganun kasafe talaga. Dapat hands-on po tayo sa ating mga alaga. And ito nga po, yung, dahil buntis natin kinuha yung ating mga alaga, last July 30, namatayan po agad tayo ng 2 kambing. Ayan, napakalulusog pa naman po ng anak ng ating kambing. But namatayan po tayo. And isa po yan sa ibabahagi ko sa inyo para maiwasan po natin yung mortality ng ating kambing. So, 4 kaagad, 2 sinila ng hayop. And itong baby kid, namatayan kaagad tayo. Ayan, ang 2. So, 4 na ang nawala kaagad sa atin. So, mahalaga po nating malaman or mahalaga pong ipaalam ko sa inyo ngayon yung mga experience natin batay sa ating karanasan dito sa farm para maiwasan nyo po yung mortality. Ayan, sa about po sa mga buntis, kailangan po lagi tayong nasa tabi ng ating mga kambing o hands-on tayo para mabantayan natin sila. Ayan, wala po kami ng mga anak ito and alam nyo naman po
na kapag nanganganak ang kambing, eh talagang dapat nandun tayo sa tabi nila, eh parang tao po kasi yan. Ayan. And bukod doon, nababalot po sila ng parang plastic or yung lamad. So kailangan maalis po natin yon sa oras na manganak sila para makahinga sila. And hindi lang po yung kailangan tulungan din natin yung inahin na maipalabas yung anak nila para hindi sila mahirapan and maging sanhi ng pagkamatay ng baby kid nila. Ayan, and last September 12 po, namatay na naman tayo ng isang kambing. Ayan, namatay na naman tayo. Wala pa rin po tayo dyan sa farm nung mamatay itong kambing na ito. Ayan, so ikalima na to na nawala or namatayan tayo ng kambing. Ayan, mahalaga po talaga na nasa side tayo nung ating kambing. And ayan, may talagang nagbabantay tayo or hands on sa ating kambing. And mahalaga din pong malaman natin yung due date ng ating kambing para nababantayan natin sila. Nung nabili po kasi namin ito, eh may abang na or may ilan-ilan ng buntis. Kaya nang mga anak po sila, hindi namin alam yung due date. Ay ayan po, nagkaroon kami ng mortality or pagkamatay. Kaya mahalaga po na dapat malaman din natin yung due date nung ating mga kambing or kung kailan manganak yung ating kambing. Napakabilis nga pong manganak, pero wala naman po tayo sa tabi nila, wala din po, hindi din po dadami yung ating mga kambing. And ito, isa pa po ito, buntis, isa pang kaalaman to. Itong buntis na to ay nanganak din. Patay. Ayan, so inisip po namin na kahit wala tayo and nasa bahay naman sila nakakulong, nasa bahay nila or nasa goat house sila, ay baka masave yung kambing kahit wala tayo, kasi yung iba, yung una pong tatlong patay na kid ay sa damuhan ng anak. Ito dito sa bahay ng anak, dito sa taas, at ito yung nanay. But kahit nakakulong na po siya, pero wala pa rin pong bantay, wala pa rin po tayo. Heto nga po, at patay na naman yung kanyang anak. So pailan na to? Ayan, pito na. Kasi yung una, eh nakagat ng asong dalawa, then ang anak ng dalawa, then isa, then ito, dalawa. So pito na ang nawala sa atin. So dyan pa lang po sa walong kambing na nabili natin, and dun sa pito, yan, after 5 months, sa pitong nawala sa atin, ibawing-bawi na po sana tayo sa puhunan dito sa ating kambing. And yun din po yung inisip ko or inimagine ko nung binili ko itong kambing na ito. After 5 months, eh mababawi ko na yung ginastos ko sa kanila. Pero iba po ang nangyari. Ayan, kabaliktaran. Nakakalungkot man isipin, pero talagang ganon. Kapag hindi po tayo nakabantay or wala yung tender love and care or pagpapahalaga sa ating mga alaga, eh wala din po tayong makukuhang anak nila or pagdami, hindi po dadaming kambing natin. Kaya mahalaga po itong video na ito na ma-share ko sa inyo para maging aral na rin po, hindi lang sa akin kundi sa inyo, bago tayo mag-alaga ng kambing or ng native goat or full blood man yan or anuman lahi ng kambing yan, kailangan po nating alamin yung kung paano natin sila aalagaan at paano natin sila mapaparami kaagad. Ayan, unang-una po, gawa natin sila ng bahay. Ayan, simple goat house po. Ito po yung ginawa ko sa kanila. Ayan, para maiwasan po yung pagkakasakit nila. Or yan po, isa rin yan sa dahilan ng pagkalugi natin or pagkakaroon ng mortality. Yung pagkakasakit ng ating mga alaga, mahalaga po na may bahay silang ganito. Ayan. So ako naman po, may bahay ng ganito sila na ginawa sa kanila. So safe naman po sila sa pagkakasakit, hindi sila nagkakasakit. But ang kulang lang po sa akin ay yung pagiging attentive o yung pagbabantay 24/7 para sa kanila, para hindi mamatayan ng anak. And ito nga po, mapapansin nyo sa video, may baby goat. Mayan. Thanks God, may
2 kid na nanganak. Ayan. So na, alam niyo po ba kung bakit na-save sila? Dinala po namin sa bahay yung buntis and alam namin nalalapit na yung panganganak. Madali pong malaman yung mga buntis kahit hindi natin alam yung due date nung panganganak ng ating kambing o nabili natin ang buntis na and hindi natin alam yung bilang kung kailan sila manganganak o araw ng kanilang panganganak. Ay madali rin pong malaman sa pamamagitan po ng kilos or gesture ng ating alagang inahing buntis na kambing. And sabihin po niya magkakaroon po siya na may lumalabas na parang sipon or tabi-tabi po sa mga kumakain, pasintahe po sa mga kumakain or medyo malagkit dun sa likod sa behind nila. Ayan, isa po yan sa palatandaan ng mga anak na sila. Hindi mapakali, ikot ng ikot. Ayan, kinakagat nila yung bahay nila. Yun po yung palatandaan, isa sa palatandaan para nalalapit ng kanilang panganganak. And kaya po nabuhay yan, dalawang kambing na nandyan yung nakita nyo sa video, may baby goat tayo na buhay. Dinala po yan sa bahay para mabantayan sila. Ayan. Dahil po busy ang lahat and gustong-gusto na natin magparami ng kambing. Ayun po, hindi po nababantayan yung kahit close po itong ating farm. Pero hindi po natin nababantayan yung mga buntis, eh magkakaroon pa rin po talaga tayo ng mortality. Ayan. Hindi po rin na dahilan yung pagiging busy minsan kung talaga mag-aalaga tayo. Siguraduhin natin na sure na 24/7 mababantayan natin. Ayan, pero kung mag-aalaga po tayo and busy naman and pahayaan lang natin sila sa farm, eh hindi po talaga kaagad tayo makakabawi sa ginastos natin kahit isipin natin napakadali nitong alagaan, napakadaling kumita, pero hindi, wala po yung tender love and care or yung pagpapahalaga or yung pag-aalaga sa kanila in 24/7, eh wala rin po, mabagal po yung pagdami ng ating kambing. So yan po yung naging aral sa akin and ibinabahagi ko rin po sa inyo para sa gayon kung mag-aalaga kayo ng kambing, eh may kaalaman na kayo kung paano nga ba't mapaparami and maiwasan natin yung mortality dito sa ating kambing. Ayan. Siguraduhin din po natin na may bahay sila at close yung farm natin para maging safe po yung ating mga kambing araw-araw. Ayan. And nakaligaw lang dito. So yun lang guys yung mga tips and ideas kung paano natin mapaparami kagad yung ating mga kambing and maiwasan natin yung mortality doon sa mga buntis nating kambing and mailayo sila sa mga predator. Ayan. Mahalaga po yung bahay, yung kapaligiran, and mabantayan sila 24/7. Yun lang po, and God bless us all.